do you supposed to live according to the Spirit kung hindi ka nagrepent, hindi mo binago yung pamumuhay mo? Ba dapat nagsisikap ka ngayon na lumakad sa ngayon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So, alam natin yan, di ba? Ngayon nga, wala nang hatol sa sino mang nakay Kristo Jesus. Bakit? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So, pinalaya tayo ng Panginoong Jesucristo doon. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirements of the law must be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. So we are freed from the bondage of sin. And we were given life sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero take note ha, meron yung in-underline ko dyan, who do not live according to the flesh but according to the Spirit. Baka mamaya nga nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, pero yung mga nauna, sabi nga diba, believe, repent, be baptized. How do you supposed to live according to the Spirit kung hindi ka nag-repent, hindi mo binago yung pamumuhay mo? Ba dapat nagsisikap ka ngayon na lumakad sa ngayon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo? Then you are walking by the Spirit. And by then, masasabi mo na, I am free from the bondage of sin. Kasi kung hindi mo pa rin nilalayuan yung dati mong kasalanan, how can you say na free ka na doon? Now let's see, ulit, yung the person under the power of sin. Basahin natin Romans chapter 7 verse 14 to 20. Ipinagpatuloy ito ni Paul. Sabi niya, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out, for I do not do the good I want to do. But the evil I do not want to do, this I keep on doing. Verse 20, now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me. So I find the law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. But a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. Kita nyo yung sabi ni Paul dyan, parang kahabagabag na ako, kaawa-awa yung kalagayan ko, kawala-walang pag-asa na ako, sino ang magliligtas sa akin dito sa kalagayan na ito? Pinakita niya dyan yung struggle niya eh, dati eh. Struggle ng isang tao na under sin, under the power of sin. Ito yung kanyang dilemma. Ngayon, ano yung makukuha natin? What can we derive from that passage? First, ang sabi rito, ito yung condition ng tao that is under the power of sin. He is sold as a slave to sin. Binenta siya para isang slave. Alam niyo yung mga slave, binibenta yan, di ba? Tapos yung slave, wala siyang kapangyarihan sa sarili niya. Kung ano ipagawa ng amo niya, yun yung gagawin niya. Wala siyang right. Pag-aari siya talaga. Kung anong ipag-utos ng amo, yun yung kanyang gagawin. Kung gusto siyang maging tuntungan ng paa, wala siyang magagawa. Gagawin siya.
Kung gusto siya maging punasan ng paa, gagawin siyang punasan ng paa. At di siya makakaangal because he is a slave. So ganun daw tayo. We are sold to sin and we are slave to sin. Hindi nyo ba napapansin pag ang tao ay wala sa Panginoong Jesucristo, yung paggawa ng kasalanan parang natural lang sa kanya? Di siya umaangal. Ano pa? Sin is living within. Nabubuhay doon sa loob nila yung kasalanan. At napakahirap nito. Imagine nyo na lang, halimbawa, merong parasite na nabubuhay sa loob ng katawan. Ganon yung sin. Para siyang parasite. Living inside us. Minsan hindi natin namamalayan, pero darating yung panahon, it crept slowly yung mga effect nun. Makikita mo na. Unti-unti. Tapos ano pa? He is a prisoner of the law of sin at work. Again, within. Hindi lamang siya slave. Prisoner pa siya. Hindi siya makatakas. At yung huli sabi, his body is subject to death. Hindi lamang yung katawan na physical, ha? Kundi pati yung spiritual. Di ba may sinasabi nga na tayo? If you were born once, you will die twice. Oh. Alam niyo yun? If you were born once, pinanganak ka sa mundo na ito, you will die twice. Physical and spiritual. But if you were born twice, you will die once. Pinanganak ka dito sa mundo na to, pinanganak kang muli sa pamagitan ng pagsampalataya, pagrepent, ng pagsuko ng iyong sarili sa ating Panginoong Jesucristo, ang best ka lang mamamatay, and that is physical. Pero meron kang eternal life spiritually. So think about it, mga kapatid. So, this is the power of sin and the condition of all who do not have help, the help of God. Pag wala tayong tulong galing sa Panginoon, yan yung ating magiging kondisyon. Now let's move on. Sin, if not controlled, will continue to enslave us. Very truly, I tell you, everyone who sin is a slave to sin. Mananatili tayo na ganyan.